Yan, para sa mga gustong humaba ang buhok, which I'm doing this for a long time. Yung 2 years na ano, hanggang hips yung buhok ko. And yung haba ng buhok ko, kapag gumagamit ako ng ganito, is nasa shoulder level or mas nasa bra level. And kapag mag 2 years na, ang haba ng inaabot ng buhok ko is nasa hips na. So, ngayon nagpagupit na naman ako, nasa bra level yung aking buhok. So, I'm going to use again yung ito. Gloves ito. Yan. Ginagamit to sa pagluluto. Ginagamit ko din to. Pero naka-separate yung ginagamit ko magluto, tapos yung ginagamit ko sa buhok. Nilalagyan ko yung aking conditioner, shampoo, ng ganito. And try and tested to, talagang proven na ang bilis humaba ng buhok. So now, ang gagawin ko para ma-refresh yung aking buhok, dahil nga umuwi ako, nagpakulot, nagpakulay, so hindi maganda yung result. So now, ang gagawin ko, sa anit ko siya i-apply, kasi baby oil na yun, olive oil, I mean, or you can use coconut oil if you have. Much better kung coconut oil. Yung bagong gawang coconut oil, marami dyan sa Pilipinas. Dito kasi mahal ang coconut oil. Yung maliit, kalahati lang nito. Yung kalahati lang nito is $6.50. Kung magkano yun sa Pilipinas, 200 plus. Siguro mga nasa 250 ka na. So, ito naman is nasa 100 pesos lang. Tapos mas marami pa siya. So, ito na lang, olive oil. Pwede naman. So, ayan. Ang gagawin ko, ibabad ko lang siya. Ibabad ko lang siya ng hanggang mamayang hapon. Tapos mamayang gabi, a-applyan ko na yung aking anit sa buhok, sa ulo, sa buhok. Ayan. I-apply ko siya sa aking anit. Tapos para ma-wash kaumagahan. Yun. Para maano, yung tutubong buhok is new at saka ano na siya, healthy, para maano yung aking buhok, kasi talagang ano siya eh, hindi na siya maganda dahil na ano siya ng kulay at saka gamot yung pangkulot, nagdry kasi siya, super dry. Tapos so yung hanggang hips na buhok ko, kalahati na or more than half yung pinatanggal ko talaga, kasi nga talagang dry na siya. Tapos pinareban ko na lang, which is okay naman, hindi naman na siya ano. Tapos dahil nga pinagupit ko, natanggal na yung mga dry, tapos ngayon nagagamit na lang ako ulit ng ganito, which is okay na rin naman yung buhok ko, hindi na siya ganun ka dry. So try and tested to, gawin nyo din, marami yan mabibili sa market. Ayan. Sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung may mabibili nito, yung cloves. Pero sa Hong Kong, Taiwan, marami niyan. Sa Middle East, mas marami nito kasi sila yung talagang gumagamit nito. So, yun lang naman. Na-share ko lang yung aking try and tested na pangpahaba ng buhok at saka pangpa-healthy na rin. Ayan. Ibabad ko lang to. Pero mas maganda kapag ano, kapag yung mag-iba na yung kulay nung oil, mag-brownish siya. Ibig sabihin nun, ano na siya. So, talagang yung concentrated ng cloves is napunta na sa oil. Yung oil is nandun na yung mixing ng cloves. So, ayun, mas maganda kapag nagbago na siya ng kulay. Pero, syempre, abutin pa yan ng weeks bago siya magbabago ng kulay. Kasi, lalabas yung kulay ng cloves. Maghahalo sa oil. So, ayun lang. Sa shampoo naman, kapag nilagay mo sa shampoo at syempre conditioner, 2 days lang or 3 days, meron ng pagbabago yung kulay ng shampoo. Magiging brownish na siya. Yan. So, yun lang. Try and test it yan. Try nyo din, guys.